welcome back to our YouTube channel. Ayan, so, ito na yung part 2 naman nung ginawa kong vlog regarding sa paano ba magsimulang mag-alaga ng aso. Kung patuloy po kayo na beginner pa lang sa pag-aalaga ng aso, especially ng Jiu Jitsu. Okay, so ngayon samahan nyo akong mag-unbox ng mga items na binili ko ulit para kay Pupay. So, nasa nga ba si Pupay? Pupay, bagong ligo siya. Ay, Pupay, yeah. Ayan. Bagong ligo na yan. Bango ka ko. Hello! Hello ka, hello po! Ayan. So, don't mind nyo na lang yung mga buhok dun sa ano niya. Kasi ayaw nung asawa ko na pagupitan siya. Gusto niya kasing pahabain para iipitan na lang yan. Ayan. So, sa mga magko-comment dyan na kawawa naman kasi ayaw nung gupitan yung or itrain yung dito sa part na to. Actually, ipapagroom ko naman siya siguro after ng ECQ. Okay, so, bala kong pagroom siya ng copycat para hindi mo masyadong mauubos yung kanyang balaybo. Mahirap naman kasi maging pang-kailan siya. Yes, Pupay naman. Pupay! Hello po! Hello! I'm Pupay! Ayan. It's a male Shih Tzu po. Going 6 months this August 11. Ayan. So, mag-unbox tayo, no? Mag-unbox tayo ng iyong mga... Ayun! Pinamili natin dalawa to. Ito yung isa galing sa China pa. Ayan. At yung isa naman ay dito lang sa Valenzuela. So, yung kanyang dog food kasi, doon sa unang vlog ko about kay Pupay, ang unang dog food niya ay yung holistic for puppy. Kaya lang nagsalan siya, alam nung mga Shih Tzu, isa sila sa mga masasalan sa pagkain. So, ang ginagawa ko pala doon, yung dog food nila, hinahaluan ko yan ng boiled kalabasa, boiled kamote, patatas, and carrots. Ayan, so... hinahaluan ko siya doon, then nalagyan ko rin siya ng hot water, lalo na kapag medyo malamig na yung binold ko na vegetables. Siyempre kasi yung iba inista ko. Nag-iisang kulo lang ako, and then nalagay ko sa isang lalagyan, and then ilalagay ko sa rep para hanggang sa maubos na yun. Basta every meal niya, hinahaluan ko ng vegetables, aside doon sa kanyang dog food. Kaya lang, yun nga, lately, naging maselan ulit. Tinry ko yung pedigree. Bumalik mo. Sige, dito ka na sa baba. No. Bihim lang, bihim. Tinry ko yung pedigree na nasa pouch. Okay. Kaya lang, nung nandun ako sa vet niya, kasi naghahanap na ako ng pedigree na nasa pouch. Kasi inahalo ko rin yun sa pagkain niya. Baba ko lang muna siya. Okay. Inahalo ko rin yun sa pagkain niya. Wala silang pedigree. Kasi nga, hindi nila ina-advise dahil masyado yaw yung maalat. Okay. And then, bawal din kasi si Pupay sa chicken kasi yung skin niya medyo sensitive. Okay? Ayun lang. Tatlong beses din siya kumakain. Morning, afternoon, at saka sa evening. So, may oras din yung kain niya. Sa morning, 7 to 8 o'clock. Pagdating ng afternoon, 1 o'clock. And then, sa gabi, 7 to 8 o'clock din. So, yun yung mga oras na pinapakain ko siya. Kaya lang ngayon, going 6 months siya, parang dinadiet niya yung sarili niya. Kasi, twice na lang siyang kumakain. Kapag hinahainan ko siya ng pagkain sa morning, hindi niya talaga kinakain. Pero kapag binibigyan ko siya ng treats niya, like for example, yung biscuit niya, o kaya yung meaty jerky treats niya, kinakain niya. Pero kapag yung dog food niya, na meal, ayaw niya kainin, sayang lang. So, twice na lang siyang kumakain ngayon during lunch time. Kaya lang yung lunch niya, medyo maaga. 12 o'clock ko na siya pinagla-lunch. And then, sa gabi naman, between 7 to 8 pa rin. Pero, in between that, bago siya kumain ng dinner, naging merienda rin siya. Lalo na pag namarating yung husband ko, tinibigyan niya ng treats. So, ano pa bang mai-share ko? Yun nga, from holistic dog food for puppy, nag-switch ako to Aussie. Okay. Kaya lang, ang problema ko kay Aussie, dito sa area namin, wala dun sa mga malapit na matawag dito. Yung sa mga nagbabenta ng mga dog foods dito, wala sila ng Aussie. So, nabibili ko pa siya sa online. Sasabay-sabay na yon. So, nag-switch din ako from pedigree na wet dog food. Nag-switch ako sa special dog food. Pero, ang flavor naman nun ay beef and ano nga yun? Veal and vegetables yata. Anyway, pakikita ko na lang din sa inyo. So, mag-unbox po muna tayo. Okay, so yung i-unbox mo naman ngayon ay yung husband ko kasi yung ano nito, pumili nito mga to. Kasi na kasi parang gusto niya araw-araw, may damit daw dapat si Pupay. Sabi ko, wala na akong budget, ito magbayad niya. Kasuhati daw kami. Ayun na nga yung ECQ, ayan. So, inabot siya ng
ilang days, teka lang, check po. Ayan, so, in-order ko siya noong August, July 31, and then dumating siya ngayon, August 6, so, from overseas siya, ayan, from China pa siya. Okay. From Shenzhen, China. Medyo matagal na mag-ship out si seller. Pero, ang ganda kasi dito sa shop na to, ang daan yung mabibili sa kanila, lalo na yung mga damit ng for your test. Ano ba yung hirap ng buksan? Ito pa yun, nagkakatal na yun. Actually, ang dami ko na nabili sa kanilang damit, saka yung medya at saka ito. Hindi alam, hindi ko na nabibihan yung pag-unbox sa kanila. Oh, may libre. Libre nga ba ito? Sana kompleto siya, no? Okay, so ilang piraso siya? Yung in-order ko ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 items. Sorry, tinitingnan ko kasi doon sa laptop yung mga list. Kasi nandito sa Shopee, nandito yung Shopee app sa cellphone ko, yung mismong app ni Shopee. Kaya lumitingin ako kay laptop. So, meron akong binili na ang tawag dito. Yung reusable na dog diaper. So, male po siya ha. Kaya lang ang binili ko kasi is yung pang female. Kasi nga, iniwasan ko rin na, alam niyo yun, dumumi siya sa labas. Kaya kapag nagbabiyahe. Kasi di ba usually ang male, naka-wrap lang dito, syempre sa part ng ano nila, kung nasan yung potato nila. Kaya lang, kasi yun lang yung part na makakover, eh paano pag dudumi siya. So, mas prepared ko talaga yung pag-ganito, parang pang female. Ayan. So, this is only 155 pesos. Ang kinuha kong size ay large. So, tama naman yung pinadala nila. So, hopefully, kasi siya kay Pukoy. Adjustable naman siya kasi meron siyang strap. Ayun, ma-adjust siya. Okay na yung malaki kasi I don't know, baka lalaki pa si Pukoy. So, yan yung first item. Anyway, ipa-flash ko rin naman yung mga itong item at saka yung price na dito sa taas. Next. Meron tayo dito yung ayan. Yung damit niya na dog shorts clothes, summer beach clothes. Ayan, best. Ang size na kinuha ko ay medium. Ayan, this is only 109 pesos. Ayan. Kasi yung husband ko, meron siyang ganito pang gusto niya terno sila. Iban doon sa jersey. Gusto niya terno sila. Alam niyo ba kasi, nagkaroon ako ng miscarriage last February. So, supposedly meron sana kami baby by August. Kaya lang niya, nakunan ako. Kaya, ay, binubusa lang namin sa kanya. At saka, syempre, sa daughter ko yung aming attention. Ayan, ito siya. Ang cute! Mukha siya naman kay Pupay. Pupay, lakad niya sa akin. Ganda ng damit mo. Ayan, ito yung tsura niya. Ang cute. Ayan, so ayan yung price niya, 109 pesos. Katama naman yung pinadala, it's medium. Kasi madalas ko talaga kinukuha ang size sa kanya, medium or large. Kasi yung bagay kasi iba-iba rin kasi yung, minsan iba-iba rin sa pinagbibilihan natin eh. Minsan maliit yung size, minsan naman sobrang laki. And then this one naman is autumn winter puppy hoodie for small dogs. Warm coat sweater with four legs. Ang size na kinuha ko ay medium din. Okay, tama naman yung pinadala nila. So, this is 139 pesos. Ayan ang cute niya! O, diba? Oh, ha? Ang ganda. Ang cute-cute niya. Ayan, meron na siya suotan ng ano dito. Mamaya ipasuot natin dito. Tingnan natin kung ano yung bagay sa kanya. Okay? Adidog. Ayan yung banya. Adidog. Okay, parang mag-jogging lang. Ready na mag-ano, ha? Mag-uwak ka na naman, Pupay, ha? Okay, next item natin ay jersey na ang matawag dito. Jersey na camouflage. So, this is only 65 pesos. Size medium din. Ayan yung itsura niya. Ayan, pang araw-araw lang. O kaya kung halimbawa kasama siya sa amin kapag nag-rides kami, isa sinasama namin kasi siya. Kapag malapit lang. Para kahit pa paano, nakisilayan na yung labas. Diba? Okay, next. Ito yung pinakamura, 65 pesos. Usually, mura lang naman talaga yung mga jersey at saka yung mga simple na damit lang nila. So, 50 pesos to usually 65 pesos lang naman. Okay, next natin. Ay, ito yung pinakagusto ko. Ito yung hindi nakita nung husband ko. Kasi nung last time, nag-attend kami ng kasal. So,
dumaan muna kami ng SM Department Store. So, nagbabakasakali siya na makita siya ng damit pang aso. So, nakita siya sa section ng infant. Ayun, nakakuha kami doon ng damit na ginamit niya. Ayan yung itsura niya nung nag-attend kami na, at kasal tuloy, nag-attend kami ng 70th birthday. Ayan. Yung karpata, binili namin yan sa SM Department Store worth 80 pesos. And then, yung damit niya, ang original price niyan ay 399. Nabili lang namin siya on sale ng 100 pesos. O, diba? Ang cute. So, ito yung nabili namin sa Shopee worth 159 pesos. So, nung una nag-check out ako dito, medium yung kinuha ko. Ay, sorry, large yung kinuha ko. Kaya lang, nung i-check out ko na siya ulit, nung in-add to cart ko siya, large yung kinuha ko. Kaya lang, nung i-check out ko na, hindi na available si large, kaya si XL yung kinuha ko. Kasi according to sa mga review, maliit daw yung sizing. So, hopefully, kasha kayo pala. Ay, kasha. Huwag kasha naman. Ayan, ang cute din. Lalo na next year, pag-attend niya ng birthday ng ating Jaisel niya. Ng 7th, 8th birthday mo alam. Kasi hindi natuloy yung 7th birthday. So, hopefully yung 8th birthday ay magiging okay niya. Wow, ang cute! Ang cute niya. And XL yung size. No, kupay. Worth, ano nga ulit yun, 159 pesos lang. Tara na siya. Meron ng pantaas, meron ng pambaba. Ang cute niya. Lagyan yung tsura, diba? Okay, next. Ilan na yun? 2, 4, panglima na to. Oh, parang may kulang. Oh, hindi. Wala siyang... Pwede na may libre. May gift daw. Daya, mukhang wala. Kasi sa puso ko eh. Eto, binili ko rin siya eh. Pero dun sa ano nila, dapat may free siya. Ayun, gift. Ay, sorry. Oo nga, libre pala siya. Asumera. Oo nga, libre siya. Meron tayong libre na ganito. Pero, pwede mo rin siyang mabili. Ayan. Ayan, yung tumutunog ko na. Ayan, bibigyan sila ng free. Generous naman yung seller. At saka, in fairness naman, nung nagtanong ako sa kanila kung kailan nila planong i-ship out kasi it's been 2 days na. Nung nag-place ako ng order, tapos hindi pa nila siya i-ship out. So, nagtanong ako kung kailan nila i-ship out. So, ayun nga. Within 1 to 3 days daw. Kasi gusto ko to, yung mga tumutunog-tunog. Kasi gusto ni Pupay yan. Pupay! Look! Pupay, look ah! Look, Pupay! Pupay! Ang cute! Ayun yung libre natin. At dahil advance ako mag-isip, ipaprepare na ako for Christmas kasi nga mag-government na, diba? Tsaka para isang ano na lang ako, isang shipping fee na lang. So, nag-avail na rin ako ng ganito. Ano to? Christmas dog clothes, warm pet animal clothing for holiday. So this is 165 pesos. Ayan siya. Cute. Susuot niya sa sa basko. Ayan o. Oh, ayan. Alo. So nako. Siya parang masilip ang part na to. Ayan. Ayan siya. Ang cute, diba? Mamaya nga ipit natin kay Pupay para makita niyo kung anong itsura. Yun nga lang. Medyo siyempre medyo matalalim. Diba? Mag-a-unbox pa tayo ng isa pa. Okay, so tapos na natin yung unang parcel na dumating from China. Siyempre, dapat dinisinfect natin yung mga items na nare-receive natin. Kasi may natin ang Delta variant. Yung masamang variant ni Toby. Ay, nare-receive niya. Oh, diba? Grabe siya. Nating dinaroy. Oh, yung laruan niya, pinaglalaroan niya. Okay, so tapos na tayo dito. Okay, next na natin yung kanyang mga pagkain. Parang last week lang nag-order ako ng food niya. Kaya lang kasi unang nauubos yung mga wet foods niya. Pero ngayon dahil... Upay! Dahil nga dalawang beses na lang sa kumakain, siguro makakasave na kami. Okay. So ito naman ay galing sa House of Chocobet. Sorry pala na sa isang video ko, masyadong malakas yung sound. Kasi kapag naman nag-e-edit ako, hindi siya malakas. Yung mga yung pinakamahina niya. Pero pagdating pala kay YouTube, pag na-upload ko na siya, masyadong na siya malakas. Ayan, secured na secured siya kasi nakabox lang. So ngayon, hindi na ako maglalagay ng sound. Para dinig na dinig yung mga sinasabi ko. At saka yun nga, naka-turn off pala yung comment section. So pupuli dito sa i-upload kong video. Ayan. Kasi hindi ko na siya gagawin YouTube for kids. Para
mag-open yung comment section niya. Para makapag-share tayo ng mga ideas, diba? O kasi makorrect nyo kung meron pala akong sinasabi. Oh my God. Ay, hindi mo gusto, diba? Pero dapat, in a nice way. Diba? Ayun, grabe. Ganda rin pagkakabalot nila. Ever since. Kakilang order ko na ito sa kanila. Orders. I mean. Grabe. Kulot na ito. Anyway, online seller din nga pala. Okay, Shopee. Ayan, minsan nagla-live selling ako. Ayan, mga ganyan. O, di ba pin-remove ko? Yung mga BJK or Thailand na clothes. Ayan. So, ilan yung in-order ko? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. 7 items. Wait, check natin. Sorry, navigate ko lang siya dito. Ayan. House of Shoko Pet Supply. Tsaka mabilis silang mag-ship out. Noong nakaraan kasi, naubusan na talaga ako ng stocks. Lalo na ang problema ko talaga is yung house. Kasi itong, ayan, yung dog food na yan, yung special dog food na yan, pwede ko naman siya mabili dito malapit sa amin. Kapag nag-market ako, sinasabi ko siya, kaya lang late na sila talaga mag-open. Kaya, minsan napapabili ako kay SM Supermarket kasi meron din silang mga available na dog wet food na nasa can. Okay, so yun ang problema ko si Aussie kasi talagang wala akong mahanapan ito dito na malapit sa akin. Kaya, ayun. So, minessage ko sila na kung sana pwede nilang ma-ship out agad. Okay, so na-ship out nga nila agad. Ang problema, si Shopee Standard Delivery, napakatagal niyang mag-deliver. Inabot parang ng 3 araw, Valenzuela to Valenzuela lang kami. Unlike kapag JNT yung pinipili ko, wala kasi silang JNT that time. Pag JNT kasi, nag-ship out ngayon, tapos Valenzuela lang din, kinabukasan, marireceive ko na siya. So, ito, inabot pa siya ng tatlong araw bago ko siya na-receive. Okay. Buti na nakabili ko kay SM Supermarket nung dog food niya na ganito nga, pero ibang brand. Parang SM Bonus yata yung brand niya. Yun nga lang yung Aussie. Buto umabot pa yung pagkain niya. Okay, sana yung mga binili ko, alam ko magpapres sila kasi nung nag-send sa akin si seller ng picture, bago niya sinip out, nagsasend siya ng picture, nakita ko parang ito. Okay, so eto nga yung ating premium Italian quality special dog foods. Ayan, so ang flavor nito ay beef, kasi nga bawal kay Popeye ang chicken. So ayan yung beef. It's only 65 pesos. Okay, dun sa, tama, pero dun sa vet kasi, dun po unang-una itong nabili, dun sa vet niya. So, 100 pesos sa kanila. So, syempre, alam, expect na natin na medyo pricey talaga. So, ayun, naghanap ako ng ibang seller. Nakailang seller din ako. Yung iba, 63 pesos. Kaya lang, wala sila nitong house. Gusto ko kasi kapag mibili ako ng supply niya, yun nga, isang bilihan nila para isang, parang tayo dito, isang shipping fee lang. Ayun. So, this is worth 65 pesos. So, nakakain niya ito ng tumpon. Inaabot ko ng 3 to 5 days. Hinahaluan ko lang kasi dun sa kanyang whole food na ay, tapos na kasi. Ayan, dalawa. And then, etong isa naman, ang flavor naman nito ay, ano nga flavor nito? Veal and vegetable. Ayan, veal and vegetable. Parang beef din siya, pero yung ano, yung mas bata. Okay, next. Ang ganda talaga ng packaging nila. Oh, look. Ayan, diba? Ayan, House of Choco Pet. And then, kasi naubusan na ako nung kanyang Pet Core soap. At medyo pricey siya. So, wala na naman siya masyadong problema ngayon sa palat niya. Kaya, nag-stock na lang ako nitong Betnoderm Medicated Herbal Soap. Ayan. Kasi since wala naman siyang vaccine ngayon na matagal, matagal siyang hindi naliligo. Kaya, every 3 days napapaligoan ko siya. Yung iba, once lang nagpapaligo. Kaya lang kasi sa kaso nila ng mga shih tzu, madali silang mga mold. Kasi nga makapaligo yung balagiwan nila. Kaya ayun, every 3 days, pinapaliguan ko siya. Pero warm water naman at mabilisan lang. And then, i-dryer ko siya. Ayan. Ito yung bet. Ay, sure. Oh, my. Nasira. Ang bango niya. Mabango kasi sa... Ang bango niya. Mabango kasi sa bet core. Ayan. Nabasa ko yun kasi, nakapanood din ako ng review nito at saka sinasuggest din ito ng mga ibang preference dun sa mga group na sinalihan ko. Yan. Betnoderm soap, magkano siya? 95 pesos. Ayan, 95 pesos lang siya. Ayan. And then next, at bumili rin ako ng kanyang treats. Ayan. Kasi yung binibili ko na Jerhai, wala nang available ng milk
available na lang nila is omelet. Ah, wala na rin omelet. Parang yung stick na lang. Ay, ito yung sinasabi kong cream. Ano to? Oh, chicken with tuna recipe. Hindi siya pwede kay ano, hindi siya pwede kay Popeye. Ito, sayang. Free lang nila to. Thank you, House of Chocopet. Ayan, so sayang. Pero, tanong ko na lang ulit sa vet kung pwede na siya. Dahil matagal na naman, ano, wala naman na siyang, wala naman akong nakita hindi maganda sa vet na. Ayan. So, ito yung binili ko na dog treat. Ayan. So, ito ay 67 pesos lang. Ayan, Smart Heart dog treat. Be Charming. Alam ko yung flavor, kinuha ko kasi is Shiny and Healthy Code. Ayan nga, kasi nga, diba, ano siya. Ano to? Para sa Shih Tzu. Okay, so okay naman siya for all breeds. Ano siyang biskuit? At ang kapal niya, ako, ikakat-kat ko pa pala to. Ayan. Smart Heart. Okay, next. At syempre, yung last, bumili na naman ako ng, meron pa ako na itong stock sa baba na 1 kilo, pero bumili na rin ako ng 2 kilos na, ayan, Aussie for dog, for puppy. So, ito ay, per kilo niya is 155 pesos. Dun sa iba, mayroon 135, 145, 140, ayan. Kaya lang kasi, gusto ko nga, isang bilihan na lang para at least sabay-sabay na. Okay, so yun lang. Ayaw kayo na lang mag-total kung magkari yung nag-gastos ko sa araw na ito. Para kay Popeye. Ayan. Balik ko lang siya. Gusto niyo bang ipatry kay Popeye yung mga gamit niya? Kaya lang nag-e-enjoy na siya masyari dun sa kanyang laruan. Alam ko kasi binili laruan sa kanya, hindi ko na alam kung nasan yung iba. Sa shampoo pala niya, ang ginagamit ko sa kanya ngayon, kasi nung nagkaroon siya ng mga dandruff, supposed to be dapat i-ano siya, i-skin test siya. Kasi nga kailangan i-observe ko daw muna. So nagkakaroon kasi siya ng scaling banda dito sa tenga niya. So dapat daw ipa-skin test na yun. Yung pala yun nga, nabibuild up siya ng dandruff, lalo na kapag ilang araw siya hindi naligo. So sinubukan ko ito, si Mycosize shampoo worth 300 plus, adyan na rin yung price niya. Sinubukan ko sa kanya yan. Okay naman kasi, nawala naman yung kanyang mga dandruff. Tsaka binrush ko nga siya. So yun yung maganda doon. Bago ko siya liguan, nilagyan ko siya ng virgin coconut oil. Binabad ko ng 30 minutes and then binrush ko siya hanggang sa mawala yung mga dandruff niya. Tsaka ko siya pinaliguan at kinamitan ko siya nitong Mycosize soap. Mycosize shampoo. So ginamit ko lang siya twice. And then ngayon hinahalo ko na lang siya sa conditioner niya. Kasi yung conditioner niya, binababad ko rin yun sa kanya para alam niyo magbuno siya. So ang ginagamit ko sa kanyang shampoo ngayon ay yung Bearing na for smelly hair. Ayan yun. Binili ko lang din siya dito kay Shopee. At saka yung Groomer's Choice na conditioner. Ayan. So, sila yung ginagamit ko na pampaligo kahit po pa. And then, yun nga, binoblower ko rin siya. So, hindi na ako bumili ng blower kasi meron akong blower na dati ko pang ginagamit. So, yun na ginagamit ko sa kanya sa pag-blower. So, hopefully sa susunod, may vlog ko rin kung paano ba kami ni Popeye na pag pinaliligoan ko siya, kapag yung blower ko na siya. Kapag pinaliligoan ko siya, mabait lang siya, liit lang talaga. So yun, kapag binablower ko na siya, ayun na nagwawala na siya. Hello! Ayan! So, itatry natin sa kanya yung mga damit na binili natin. Okay, unahin natin, syempre, yung cute na cute na. Eto, si Adidoy! Wow! Ang cute naman! Ay, mababa. Popeye, come here. No. Sige na. Okay, so sadly, hindi kasya sa kanya. masyadong maliit. Dapat pala XL yung kinuha ko. Kayo ka, Popeye. So, ang ginawa ko na lang is yung taas lang yung, ayan, taas lang yung na-cover. Itong pinaka-pasukan ng paa, ayan, hindi siya kasya. Tingnan ko nga, baka kasya naman. Try natin. Wait lang, Popeye. No, bebe. Wow. Ayan. Tingnan ko sa kanila. Nasa kapila. Nasa ba yung laruan mo? Nasa yung binigay ko sa yung laruan? Actually, yung tela niya, may garter naman siya. So, subukan pa rin natin. So hindi talaga kasya sa kanya na maipasok pa yung kanyang paa dito. So, parang kasya lang to sa chihuahua na maliit. Pero sa kanya, hindi talaga kasya. Dapat XL pala yung pinuha ko. Pero ang pogi, oh! Ang pogi na wala po pa! Happy ka? Happy! Happy yan. Oh, ang pogi oh. Okay, next outfit na tayo. Napatuwa si Papa. Sit down.
Chit lang. Chit lang. Pogi. Oh, pogi yan. Next outfit. Ito yung isa. Ayan, saktong-sakto sa kanya yung XL. Ayan, kasyang-kasya. Ayan. Oh, ha? Ready na mag-attend ng kasal, ng okasyon, na kung ano-ano pag gusto nyo maglaro. Oh, diba? Ang cute na. Bye! Ang cute naman! Oh, pang formal-formal. Pwede na po siyang manligaw. Pwede na manligaw yung pupay namin. Ang cute! Ang cute to, ala! Ang cute-cute naman yan! Sakong-sakto na sa kanya yung XF. Ayan siya, oh, diba? Sarap po, ha? Yung pogi naman yan. Hello! Happy ka? Happy siya! Next outfit. Okay, so ito na yung last, yung Christmas outfit niya. Ang cute. Saktong-sakto lang sa kanya. Ayan. Bebe! Bye-bye! Ay, ay, laba na naman siya. Okay, so ito na siya. Ang cute-cute naman. So, dyan po nagtatapos yung ating pag-unboxing at pag-fit natin yung mga nabili nating outfit ni Pupay. So, yung iba hindi ko na ipasusuot kasi ordinary lang naman sila. Kumbaga pang pwede lang pang bahay lang. Ay, yung ano pala, eh, hindi ko pala na-try. Kaya lang, naglilikot na si Pupay. Gusto niya na lang magpahinga. Susunod na lang natin i-try. Ayan. So, ready na po mga ninong at ninang. Handa na po mga ruli, mamasko, ang alaga namin. Ang baby namin si Pupay! Ayan. So, kung may comment po kayo, don't forget to comment your question, your suggestion. Ayan. So, ayun lang. Nagkukulit na siya. Initan siguro. Oo. Okay na. Okay na. Sige, sige, sige. Mababa ka na. Mababa ka na. Ayan. Yeah. Ayan. So, thank you sa pagsama sa amin para sa, ayun nga, doon sa vlog natin for today. So, please don't forget to subscribe at don't forget na rin na i-click niyo yung notification bell natin para updated kayo regarding kung ano pa yung mga i-upload kong video vlogs dito sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you for watching and bye!